Ayat, kamusta ka na? Once again, I'm Raymond Tabake, and dito sa video na to, gusto ko lang mag-share sa'yo ng isang setting na kailangan mong ma-adjust or i-double check bago mo i-run yung Facebook ads mo. May mga iba rin kasi yung kilala na mga nag-Facebook advertising na hindi nila na-check itong setting na to. Actually, ito ay sa location setting ni Facebook ads. No? So, for example, ito, gumawa ako ng isang messaging campaign. And tayo, madalas, diba, as Facebook advertisers, gagawin natin, eh, syempre, yung objective, pipiliin natin, tapos poproceed na tayo sa ad set, okay? Tapos, syempre, pupunta na tayo sa detailed targeting, ayusin din natin tong budget, at ito, nakasulat Philippines, so wala nang problem, diba? Ngayon, kapag sinelect mo itong edit dito sa locations, kung makikita mo, meron ditong people living in or recently in this location. Okay? So, ito, depende talaga to sa kung anong product or services ang pinopromote mo. For example, kung yung product mo naman or services na nagpapadala ka naman nationwide, nagpapadala ka naman internationally, okay lang itong setting na to. Pero paano kung yung products or services mo ay kaya mo lang serbisyuhan yung mga nandun lang sa local area mo? Diba? For example, pwedeng possible na restaurant, pero actually restaurant, pwede rin naman ang mga travelers doon, 'di ba? For example, nasa construction service ka or construction product ka, or yung parang ganoon, basta gumagawa ka ng bahay, gumagawa ka ng bubong, gumagawa ka ng nagga-gardening ka siguro, parang ganung klaseng services, 'di ba? Syempre, yung target or area mo doon, yung local lang kasi yun na yung kaya mong puntahan, 'di ba? So, madalas ang ginagawa natin doon, let's say na ang target audience mo ay sa Quezon City, 'di ba? So, for example, dito, pwede mo ilagay is Quezon City. Tapos, let's say na dito, Quezon City, Metro Manila. Tapos, pwede natin paliitin pa to, cities within radius para mas malapit na mas malapit doon sa target area mo. Ngayon, may mga iba na nalilimutan itong people living in or recently in this location. Ito kasi ibig sabihin nito, pati yung mga traveler na pumupunta ng Quezon City, possible na ma-target pa rin ni Facebook ads. Okay? So for example, mga tiga Davao, mga tiga Cebu, mga tiga Mindanao, mga travelers, mga foreigners na bumibisita ng Philippines, pwede pa rin ma-target kasi recently nasa location sila nung Quezon City. Okay, recently, no? So ano yung pwedeng gawin diyan? So dito, kapag gusto mo specific talaga doon sa area mo, ang dapat mo i-select dito, people living in this location. Okay? So yan, kapag sinelect mo yan, ang tatargetin lang or mostly tatargetin lang ni Facebook ads ay yung talagang nakatira doon sa area na yon. Siguro na record ni Facebook ads na lagi siya nagla-login dito sa area na to, hindi nagbabago yung area niya, ilang weeks na, ilang buwan, ilang taon na siya, dito niya lagi nare-record na dito nagla-login yung tao. So doon, nagkakaroon ng idea si Facebook na itong tao na ito nakatira sa Quezon City. Okay? Ngayon, kapag yung user na yon, nade-detect niya na dito nag-login, tapos nag-login bigla sa Antipolo, nag-login bigla sa Taguig, nag-login bigla sa Bulacan, nag-login bigla sa ano, makakategorize ni Facebook na isa tong traveler. At kung sinelect mo ito, people living in or recently in this location, pwedeng ma-target yon. Ngayon, for example, na-target yun ng ads mo, ang ino-offer mong services, ayun, nag-aayos ka ng bubong, inaayos mo yung mga bahay nila. Syempre, tapos yung pala, malalaman mo na tiga Cebu yung tao. Paano mo pupuntahan yung area niya, di ba? Paano mo pupuntahan yung bahay niya? And most likely, baka hindi na siya magkiklik dun sa ads mo kasi alam, baka nakalagay sa ads mo na itong area ka lang. Or pag nag-inquire sa sayo, malalaman niya na sa Quezon City ka lang pala nakafocus. Okay? And possible, baka ito yung rin yung reason kung bakit minsan nag-Facebook ads ka tapos nakaka-target ka ng mga tiga Cebu, tiga Davao, tiga Mindanao, tiga Visayas, yung mga ganun mga bagay, no? Kasi possible na nakalagay itong locations na to. People living in or recently in this location, no? So, dapat i-double check mo ito, especially kapag alam mo naman kung sino yung target audience mo. Okay? Kung gusto mo nakafocus ka doon sa location na gusto mong i-target, make sure na ilalagay mo dito, people living in this location. Okay? So, yan. Para at least, magiging much specific pa si Facebook na dito lang sa mga tao na ito
ang tatargetin niya. Ngayon, minsan, pwedeng makakuha ka pa rin ng mga ipapakita niya ng ads doon sa mga hindi tiga Quezon City, pero sobrang rare na yon. Okay? Mas malaking chance na ipapakita niya yun doon sa mga tao na nakatira dito sa area na to. Okay? So, sa ganyang klaseng settings, ito yung pwede mong gawin kapag locally, yan ang gusto mong targetin ng mga clients, locally, or naka-local business ka lang na yun ang talaga yung mga target audience mo. Okay? So, make sure to double-check yung locations na na ilalagay mo sa Facebook ads mo para mas specific, mas matarget yung ideal target audience mo at pwedeng mas masulit mo pa yung budget na gagamitin mo kay Facebook ads. So, make sure na i-double check na to. No? So, yun. So, ang question ko sa'yo, na i-double check mo ba itong locations na to? Sige nga, i-comment mo dyan sa baba. And kung gusto mo rin ng step-by-step video kung paano magsimula sa Facebook ads, i-click mo lang yung susunod na video. Actually, yung video na yun nasa itaas. I-click mo lang yon. At kung gusto mo na mga ganitong klaseng video, step-by-step about Facebook ads, click mo lang yung subscribe button dyan sa baba. Pwede ka rin mag-join sa free Facebook Ads Mastermind Group. I-check mo lang yung mga link dyan sa video description. Once again, I'm Raymond Tabaque and I hope to see you sa mga next videos.